Hello guys! Have a blessed Saturday! Alam niyo po ba itong tinatawag na oyster? Sa Ilonggo, talaba. Sa Tagalog, talaba din. Pag maliliit ito sa amin sa probinsya sa Iloilo, ang tawag dito, sisi. O diba? May natutunan kayo ngayon sa akin. Ang gagawin ko nito guys, painit lang ako ng mainit na tubig, tapos akin lang siyang babandian para siya ay bumuka. Okay. Itong sibuyas at saka green pepper or katumbal, idagdag na gagawin natin itong kanyang sauce para sa ating talaba, kinilaw na talaba. Maganda kung talagang pinong-pino siya. At saka maganda din pala guys yung ano, yung bawang. Dikdikin siya ng husto yung bawang, tapos lagyan din lang din siya ng suka. Yun ang pangalawang option nyo kung ayaw nyo ng ano, ng sibuyas at saka siling green. Bawang. Yung dikdik na dikdik siya, tapos lagyan mo siya ng ano, ng suka din. Mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano gagawin yung ano, yung sawsawan ng kinilaw na ano, na talaba, yung ano, bawang. Yung iba kasi gusto nila yun eh, lalo na pag yung natatakot silang kumain dahil yun yung high blood sila. Yun ang ginagawa nila, dinikdik na bawang na may suka. Yun ang ano nila, preferred nila na sawsawan sa kinilaw na talaba. Ito na guys yung ating suka na pinakuluan. Kailangan kasi talaga pakuluan ang suka. So since nakumulo na siya, dito okay sa bowl ang pinakulong suka. Ganyan. Umuusok-usok. So tapos lalagyan siya natin ng asukal para ano, magkaroon siya ng hindi naman sweet, hindi naman sour. Tama lang. Ayan. Tapos ilagay na natin yung sibuyas. Wow, ang sarap. At saka sili. Mas maganda sana kung may pulang labuyo na sili. Lagyan din natin siya ng salt. Nga ganyan lang kaunti. At saka pepper. Para medyo mag-agaw-agawan ang lasa niya. Pero masarap ito guys. Talagang mapapadami ka ng kain ng talaba. Tikim! Wow, sarap na. Ngayon guys, ay gagawa naman tayo ng dinikdik na bawang na sawsawan para sa ating kinilaw na talaba. Ito, bawang. Balatan lang natin siya. Tapos, dikdikin natin dyan sa ano, sa ating ano, lagay natin dito sa almiris natin. Dikdik na dikdik siya dahil guys, para hindi siya masyadong maanghang pag ano, kasi yung iba paborito nila ang bawang na sawsawan maski sa mga ano, daing na bangus o di kaya sa mga tinapa pag ano,
maski sa mga halabos na hipon, yun, maganda rin itong sausawan, yung bawang. Tara, narapit na. Ganda din sana itong native na, ano, yung bawang. Maliliit siya na klase. Kaya lang ngayon, yung nahirap ng bumili ng ganung bawang. Minsan nakabili ako sa supermarket. Yan, ito na guys. Ito, may asin din at saka konting paminta lalagyan din natin. Sapinan lang natin siya yung ano kasi baka masira yung ating ano banggirahan ba. Yan. Dapat dikdik na dikdik. Dikdik na dikdik. Oh, lumipad. May pakpak. Dapat, yung wala kang manamnam na buo-buo pag yung ano, ginawa mo siyang sausawan. Di ba mayroong tenta na bibili ata sa mga supermarket na anuhan ng mga bawang eh, para hindi na magbayo. Pero ito, preferred ko talaga magbayo. Babayuhin sa almiris para talagang ano siya. Ayan. Ayan o, talagang fine siya. Kunti pa. Guys, nadiklik na natin ng gusto yung bawang. Ililipat na natin ngayon siya sa ating bowl. Ayan guys, yun. Ayan. Kung gusto nyo pa talagang pinong-pino, sige, bayo pa. Bayo pa more. Ito. Ayan. Pag hindi siya maubos ninyong igawing sausawan, pwede nyo lang siyang itabi. Ibalot nyo lang siya sa plastic ng yelo. Yan. Lalagyan ko na siya lagay ng suka. Yan. Ibalot nyo lang siya sa plastic ng yelo. Tapos ilagay nyo lang sa ref. Kung mayroon kayong mga prito-prito dyan na isda o bangus, na daing na bangus, tinapa na bangus, o tinapa na galunggong or tawilis. Ito. Lagyan ko lang siya ng kunting asin. Oops. Yan. At saka kunting paminta. Yan. Medyo napadami tayo sa paminta pero masarap naman ang paminta. Na ano. Yan. Ito na guys. Sausawan ang ating kilawing talaba. Dinikdik na bawang at sibuyas na may siling green with suka din and sugar. Wow. Ngayon, tayo ay magpapakulo ng tubig para sa ating talaba. Yan. Para hindi siya mahirap mamaya ibuka, kailangan natin siyang ibabad ng kaunti sa mainit na tubig. Atin nang buhusan itong ating talaba ng mainit na tubig. Ibandian lang natin siya siguro mga
5 minutes, pwede na. Para lang siya talaga bumuka. Maganda siya mamaya pag, ano, pag ibinuka natin ang kutsin nyo. So, antayin na lang natin, guys, ha? Ito na siya, guys, oh. Yung pagbanli natin ng mainit na tubig, bumuka na siya. So, ang gagawin natin, ibuka lang siya natin ng kutsilyo ng bahagya. Pero guys, konting ingat sa ano, sa talaba kasi sharp yung edges ng talaba. Kailangan talagang careful ka. So ganito lang ang gagawin mo. Tanggalin mo lang siya sa shell niya. Yan, taran! Ganyan na siya. Tapos, ilalagay na natin siya sa pinggan para ma-serve na natin sa lamesa. Just like this. Mayroon ng dalawa ako kaninang natanggal na. So, same procedure lang tayo. Ibuka lang. Tapos, tatanggalin siya sa shell ng dahan-dahan at maingat, makunting ingat sa edge ng ano, ng talaba kasi nakakasugat pag hindi tayo maingat. Yan. Kaya nga, kailangan babanlian mo siya talaga kasi kung hindi mo siya babanlian, hindi siya bumubuka. Sobrang tiyas niya. Diba guys, para tayong kumain lang sa Umakasi. Umakasi bang restaurant na nagsiserve ng kinilaw na ano, na talaba. Yan, o katulad nito guys, sobrang higpit ng ano niya. Yan. Yan. Tayran. Yan. Ganyan lang. Okay. Dahan-dahan lang sa pagbuka. Kasi matalim ang talaba. Yan. Pwede mo rin siyang hugasan pag medyo nadurog yung shell niya kasi mapapasama sa pagkain sa mamaya. Tapos, pag natanggal mo na to yung kanyang shell, hindi, nakalagay na siya sa ano, sa pinggan. Mas masarap siya, guys. Ilagay niyo siya muna sa ref. Medyo malamig kasi sa mga restaurant, ang ginagawa nila, nilalagyan nga po nila ng yellow yung mga gilid nito eh, ng talaba, para ma-serve siguro ang freshness, yung fresh na fresh ng ano, ng talaba. Ito na ang ating finished product na talabang kinilaw. Tingnan nyo guys, oh, super yummy. Ito ay inilagay ko siya sa ref ng mga siguro 30 minutes para pag kinain, malamig siya. Kung wala ng oras guys na maglagay sa ref, pwede naman siyang lagyan ng ice cube sa mga gilid-gilid nito. So, hope guys, nag-enjoy kayo sa panood sa aking video for today. I love you!